Simulan mo natin to level by level. Okay? Simulan muna natin sa mismong TikTok na account ni Rafi Tulfo. Okay? This was 3 days ago. Ngayon, question. Hindi naman pala si Yiming kasalanan. Ba't siya nag-explain? Question lang. Ha? Ako ay nag-question lang. Baka lang naman ba dahil dito, ha? Ito, o. Oh. Ito, baka dahil dito. Nagmamayari po ng sasakyan, oh. May problema tong LTO. Kayo dyan sa LTO, manda kayo. Ako yung bagong committee chair. Oh, tapos na tayo! Let's go! Committee chair siya. Sino ba may oversight dyan? Siya, di ba? Tapos na tayo. Let's go. Argument from accountability. Am I bold enough to actually continue? Am I that adorable? Of course I am! O kaya tayo sa argument from accountability. Siya ang committee chair. May oversight siya dyan. We're done. Let's do this. We will do an argument from causation. Ganto, ganto. Papaalala ulit natin, ha? Yung apat na fixation of belief. Yung mga bobong tool fanatics, yung method of tenacity. Tinatakpan, magaling si idol, magaling si idol, magaling si idol. Hindi, kasi siya yung committee. Ganon. Ganon yung mga tool fanatics. Bobo eh. Ano asahan mo? Ang galing-galing ni idol, ang galing-galing ni idol, ang galing-galing ni idol. Galing-galing ni idol, at least nakatulong, at least nakatulong. Ganon. Okay? Pangalawang method is method of authority. Sabi ng LTO. Sabi ni idol. Sabi ni bobong kriminal. Oh, di ba? Siyempre, kailangan din natin i-ano yung method of authority. Okay? Method of authority. Pangalawa ito. Watch this. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo. Oh, di ba? Yung gusto po natin is yung gusto lang din ni Senator Rafi Tulfo. Straight from the LTO. From authority, right? Method of authority. Oh, ayan, no? Oh, ulitin natin. Nice. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, yun ang sabi. Yung gusto lang din ni Senator Tulfo daw eh. Wait. Wala pa tayo sa 20K and 40K ha. Tsaka sa criminal aspect of it. Okay? Yung may kulong. Okay? Okay? Wala pa tayo doon. Huwag mo natin i-argue yan. We'll get there later. Kasi tiyatang, siya ba yung naglagay ng 20K? Siya ba yung nagsabi ng 40K? Di ba? Sabi ng bobong kriminal. Tama ba? Ang gusto lang daw ng LTO kasi yung gusto ni Rafi Tulfo. So kung ano yung nilabas nila, gusto ni Rafi Tulfo, correct? Kaya nga sabi ni Rafi Tulfo sa hearing, maganda yung memo na nilabas nyo eh, no? First things first, maganda yung nilabas nyong memo, random. Aganto! Sabi ni Bobong Kriminal, na number one vlogger ni Rafi Tulfo, ayaw daw ni Rafi Tulfo yung retroactive. Sabi ayaw daw, di ba? Ayaw, ayaw, diring-diri. Ginagawang scapegoat ni Rafi Tulfo ang LTO. Pero actually, tama yung ginawa ng LTO based sa request ni Rafi Tulfo. Ito ha, para sa akin, tama yung ginawa ng LTO based sa kagustuhan ni Rafi Tulfo. I mean, kung ako si Rafi Tulfo, I will be so happy sa ginawa ng LTO. Oh, ano patunayan ko niyan? September 16, in effect na. Kung hindi pa inano ni Manong Ted, wala pang mangyayaring ganito. Tama? Tama ba? O, di ba siya may oversight dyan? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang nag-damage control si Rafi Tulfo? Bakit kaya? Bakit kaya? Kasi yun talaga yung gusto niya. Bakit ngayon lang si Rafi Tulfo, na lumalabas parang siya pa yung bumawi, utot, wag kami. So ngayon, nasatisfy ko na yung causation and argument from authority. Pakinggan natin ulit yung sinabi ng LTO, ha? Oh. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, ma-i-reflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO ang talagang nagmamayari ng sasakyan po. Yun lang daw yung kagustuhan. Anong kagustuhan? Kagustuhan lang nila is ma-i-reflect kung anong kagustuhan ni Rafi Tulfo. It means that AO ay nag-cause, ang nag-cause niyan is si Rafi Tulfo. Well, alam niyo naman siguro yung pangyayaring yun, right? Pagka natin. Attorney Integridad, baguhin niyo po yung sistema niyo dyan at ito po ang gusto kong mangyari, by hook or by crook. This is what... Ito po yung gusto kong mangyari, by hook or by crook. Yung 20K at 40K, yun yung crook. Gets yun na. There it is. By hook or by crook. Ano, okay na ba? Let's go? Let's go. Uwi na. Tara na. Yun yung pinutol niya sa TikTok niya.
Yun yung hindi niya sinama sa TikTok niya. Ah, panoorin natin yung TikTok niya, ha? Ito. Ito yung TikTok niya, ha? Wala yung by hook or by crook. Ano ba yung by crook? Yung 20K or 40K and the criminal aspect of it, that's the crook. Ang may-ari po, ito sa plate number na nakita sa Montero, na PEO 987 Rafael P. Albert. Tingnan nyo. Sabi ni Bobong Kriminal at ng Tulfonatics, ano sabi? Ayaw daw ni Sir Rapi ng retroactive. Totoo ba? O, tingnan natin to. Nakikita nyo ba kung anong year yung ano? Anong year yung Montero? Just look at it. Look at it. Go ahead. I'll wait. I have time. Ulitin natin, ha. Ano ang nag-cause ng administrative order? Rafi Tulfo. Okay? Committee chair siya. Okay, ngayon, by hook or by crook, right? Ngayon ang question. Gusto ba ni Rafi Tulfo yung retroactive? Bobo ba kayo? 2010 yan sample mismo, ho? Paano masasapul yan? Paano? So, ganito mangyayari. So, sabi nyo, ang gusto ni Rafi Tulfo, hindi retroactive. Yung ngayon lang, tsaka moving forward. Eh, paano masasolve to? So, ganito mangyayari. Simula ngayon, and moving forward. O, ano mangyayari ngayon? Tuloy-tuloy yung open deed of sale. Bakit? Ang gagawin ko lang, is bibili ako ng sasakyan ng open deed of sale ng before nilabas yung date. Bakit? Paano nila malalaman na binili ko yun nung time na yun? Exempted pa rin ako, eh. Kaya tama yung ginawa ng LTO. Gusto talaga ni Idol yun. Nag-damage control na lang. Bakit? Ano mismo yung sample niya 2010 sa sinasabi mo moving forward? Stop it right now. Tapos yung 2010, okay lang? Sino ba pinaglulukon yung mga tanga kayo? Ha? Change ang date kasi naka-open deed of sale if ganyan. Oo nga, Momes. Tapos para sa 2024 onwards daw. Ding, 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 ding! Palusot! Kaya mo yan, Idol. Kaya mo yan. I-damage control mo lang. Sasabihin nyo sa amin na ayaw mo ng retroactive pero gusto mong ma-fix to? Eh, teka lang, 2010 to, eh. Sino ba ang pinagluloko mo? Eh yan, binasa mo, may deed of sale yan. Alam mo na kung sino may ari sumunod. Sabi ng puon mo, kamo. Ayaw niya niyang retroactive. That's bad. Nagulat daw siya, nasyak ba? Bakit pati ako kasama? Question. Sabi nyo, mga Tulfonatics. Sabi rin ni Tulfo, sabi nyo eh. Ayaw niya ng retroactive. Tama? Tama ba? Ayaw niya ng retroactive. O paano mismo itong ginamit niya sa ano? Na citation niya mismo, 2010. Paano niya ayusin to? Paano? Hindi ko marinig. Tama yung ginawa ng LTO. Sa request ni Rafi Tulfo. O eh, ayaw daw na retroactive, di ba? O eh, di ganito pala gagawin. Kung ako ngayon yung budol-budol, lo, hahanap tayo ng mga 2015 and pababa. Tapos bibili tayo ng open deed of sale. Bakit? Exempted yan. Hindi naman retroactive, eh. Tama? Ang bobo nyo! Wala kayong sinolve. Kung ganun yung ginawa ng... Kung ang LTO ang ginawa is hindi retroactive, eh hindi nila nagawa yung gusto ni Rafi Tulfo. Mapapagalitan sila. Bakit? Paano tong mga to? Eh, eto nga yung ginagamit sa budol-budol. Palpag na naman kayong LTO. So, paano na-solve yung crime? Exactly. Ano? Mga Tulfonatics? Gawan nyo na ng paraan. Eto mismo yung citation. Tingnan natin kung ano yung citation mismo dito. Okay? O, baka sabihin may magic, eh. Puntahan natin mismo sa damage control ni Rafi Tulfo para clear tayo kung saan tayo magsisimula. Okay? Huli! Yung case na yan mismo pala, Ayan ang case, oh. Ayan ang case. Oh, yan yung case mismo, eh. Oh, hindi, tama ako ng citation ngayon. June 10, 2024. Yan mismo. Ito, galing mismo to sa damage control, ha? Oh, 3 days ago, nung napahiya yung LTO nakasama sa pagiging chair ng committee ng ano niyan, public service, si Rafi Tulfo. Ah, tandaan nyo, ha? Tandaan nyo, kung hindi pa to tinatch ni Manong Ted,
walang mangyayaring cancellation or suspension. Sinasabi na, pinapalabas nila si Rafi Tulfo nag-suspense, utot, huwag nyo kaming utuin. Wala akong inimbento dito, yan mismo. O yan o, panoorin natin. Oh, yan mismo yung story, tama? Oh, yan. Oh. Recently registered. And yet, June 24. Sige, pakinggan natin. Yung address niya, 5 years ago pa. Senator. Diba? Oh. So dapat, gagawa kayo ng sistema to make sure na yung address nito nagpaparenew ng registration ay the same pa rin. Or kung nagbago man, eh kailangan mag-provide siya ng bagong information. That's why, tinatanong niyo yan, pag nagpa-register, meron bang katanungan doon na nagpalit ka na ba ng address? Oh, may katanungan ba yun kung nagpalit ka na ba ng address? Alam mo ba bakit hindi nagpapalit ng address yung mga tao? Kasi papalitan yung papel. Tanga! Alam mo bakit? Papalitan yung papel, papalitan yung ID. Kaya bakit ako magsasabi nagpalit ako ng address? Mag-aantay na naman ako ng releasing hayop na yan? Gets mo na kung bakit hindi ginagawa yon, kasi inefficient. Bakit ako yung magpapalit ng address? Alam niya, papalitan yung ID ko ulit. Tuloy natin. Mag-issue po kami ng updated na memorandum circular para po masiguro na ang change of address at ang pag-re-registro ay nasa tamang proseso po. Oh, nasa tamang proseso daw dapat. Oh. Under my watch, that's gonna happen. Oh, under his watch, it's gonna happen. Isipin mo, galit pa si Idol yan. Bakit? August 30 nangyari. August 5, hiniring. Oh, ito yung hearing. Tara! motor vehicles entering the paano place. Paano kung yung plaka na na-capture ninyo, eh, hindi na pala yun ang mayari? Oh! Yung plakang na-capture nyo, paano kung hindi na pala yun yung mayari? Oh my goodness! What a great question! Okay! We are coming up with a memo, your nobody to update their information. Ito yan, nag-usap na tayo, ano, Attorney Mendoza. Alam mong malaking kapalpakan sa LTO, I hope na sila... Here we go! Kapalpakan na naman sa LTO! Nunod yung suggestion ko dahil kung hindi manggagalaiti ako, ano? Kapo. Yung bang, kung hindi manggagalaiti ako, ano na? LTO, I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung... I hope sinunod yung suggestion ko. Ano ba yung suggestion niya? Ay, oo. Ilagay yung pangalan. No, lahat dapat is updated. Tama ba? Wala pa tayo sa 20K, wala pa tayo sa 40K, wala pa tayo sa criminal part. Nandun pa lang tayo sa idea na ano ba nagsimula yan? Nagsimula yan sa kagustuhan ni Rafi Tulfo na lahat ng mga owners dun sa papel is dapat updated. At hindi lang yun. Kailangan pati address. Gets? Okay. Dun lang nagsimula. Yun lang. Oh, katulad ng sinabi nito. Tama naman to eh. Accurate. Oh. Below. Comment down below. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, ma-i-reflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO ang talagang nagmamay-ari ng sasakyan po. Oh, ang ibig sabihin, ang axiom nila, or sa mga bobong din nakakaintindi ko ano yung axiom, ang ibig sabihin, ang pinaka dahilan ng administrative order ay sa kadahilan ng i-reflect yung tunay na owner, yung updated, and yung address na kagustuhan ni Rafi Tulfo. Paano nakarating sa ginto? Ayun yung tinatanong nyo sa isip nyo, no? Am I adorable enough to actually explain how? Of course I am. We have to be conservative with our claim. Okay? Okay, pakinggan natin. Huwag tayo magdagdag. Ayon sa kagustuhan ni Rafi Tulfo na ipapaliwanag ni Attorney Pua. Okay? Ang gusto lang po natin katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo. Katulad din po ng gusto ni Senator Rafi Tulfo. Ma-i-reflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO. Dalawa. Ma-i-reflect sa ORCR at sa system ng LTO ang talagang nagmamay-ari ng sasakyan po. Ang nagmamay-ari ng sasakyan. O, sasabihin nyo, okay, natanggal ba yung issue ng paano yung mga nasa Amerika? Paano yung mga in the past? Nawala ba? Nawala ba sa equation? Iniisip nyo ngayon, sige, paano nangyari yung administrative order na yan? Actually, ayon sa kagustuhan
ni Rafi Tulfo. Yung ginawa na administrative order is actually na-shoot nila lahat ng gusto ni Rafi Tulfo and whatever it entails. Sabi ni Bobong Kriminal na Romel Yap Malapira, hindi sinabi ni Idol Sen Rafi Tulfo na magbigay ng 20,000, ng 40,000 at magkaroon ng kriminal. Sabihin niyang ganon. Tama. Ito naman yung question. Kailangan ko bang sabihin pag sasabihin kong tataubin kita? Kailangan ko ba sabihin na gumamit ka ng barel? Tanong ko lang naman, tataubin kita. Kailangan ko pa bang sabihin gumamit ka ng barel? Or gumamit ka ng weapon? Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo yun? Sa palagay mo, ang gusto ni Rafi Tulfo, mai-reflect yung pangalan ng current owner sa papel at sa sistema ng LTO. Yun yung sinabi niyang gusto niya, right? By hook or by crook. Did you get that? Did you get the last part? Yan lang yung gagamitin natin to actually derive kung ano yung nangyari sa AO. Okay? Wear your philosophical and logical hat because we're gonna do this philosopher style. Gusto niya, by hook or by crook, maging updated yung nasa ORCR na pangalan and then dapat pati yung address and then sa sistema ng LTO. Kasi pag nag-de-investigate si Rafi Tulfo, iba yung lumalabas. Yun yung gusto niya. Dun lang tayo mag-stay. Okay! Ano na lang pala natitira sa trabaho ko ngayon? Ano na pala natitira? Okay, we already proved argument from accountability. Si Rafi Tulfo, ang committee chair niyan. He even admitted it himself. Okay? Second, argument from what? Causation. Kung ano yung gusto ng LTO, yun kasi yung gusto rin ni Rafi Tulfo. So, sinunod niyo yung suggestion ko, that's an argument from causation. Kaya nagkaroon ng AO because manggagalaiti daw siya pag hindi nasunod yung suggestion. Dahil sa mungkahing ito, galing huwag niyo akong tulungan. Teka, yung argument ko, inaamin na nila. Okay? Hindi na to in dispute. Inaamin niya na. Okay? Hindi na namin kailangan mag-away dito. Okay? Bakit? They agree. Huwag niyo akong tulungan. Sen, huwag niyo akong tulungan. Okay? Kawawa naman yung number one vlogger mo, si Bobong Kriminal na Romel Yap Malapira. Basahin natin ha. At dahil sa mungkahing ito, ni Sen Idol, naglabas ang LTO ng bagong guidelines tungkol sa paglilipat ng ownership ng mga sasakyan sa bisa ng Administrative Order number blah 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 2024-46. Okay? So, argument from causation. Tama ba? Mukhang tama naman eh, no? So, wala tayo dahil pag-usapan dito. Okay? They agree with it. Ngayon ang kailangan ko lang i-argue. Paano ko i-derive yung nangyari sa administrative order sa kagustuhan ni Rafi Tulfo? Tama! Argument from accountability. Done. Causation. Okay, this is the strongest one. It seems to me, yung causation is yung strongest axiom ko, pero tinulungan nila ako. Gets? Clear na ako sa causation. Naging cause ng administrative order, yung 2024-046, ang naging cause niyan dahil sa mungkahi ni Senator Idol. Kaya naglabas niyan. That's the evidence right there. They just admitted it, Your Honor. So, yung dalawang yon not in dispute. Okay? Not in dispute na yon. Yung dalawang yon. Argument from accountability. Siya yung committee chair. Siya yung may oversight function siya doon, pero ngayon lang na suspend yan dahil kay Manong Ted, hindi dahil sa kanya. September pa yan eh. So ngayon, pangalawa, argument from causation. Okay? And they just admitted it right here. Sa totoo lang ha, I have to admit it. Yung causation, yung argument from causation, that should be the one doing the heavy lifting. But it seems to me there's no heavy thing to lift. Okay, game. Yung laman na lang. No, tama. Una po, yung mga nagbebenta po ng sasakyan are required to report to LTO within 5 days from date of notary or actual delivery of the vehicle sa LTO ng bentahan. Pangalawa po, yung pong obligasyon ng buyer naman po na ilipat naman po yung sasakyan na subject of the deed of sale
sa pangalan po nila within 20 working days. Okay, 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 okay! So, ibig sabihin, diyan nang galing yung idea. Yun pa rin yung axiom nila kung ano yung sinabi ni Rafi Tulfo at yung sinabi nung itong lawyer ni attorney. Okay? Tama? Sabi niya, yung kagustuhan, yung gusto lang namin is kagustuhan ni Rafi Tulfo na mag-reflect sa CR, ORCR yung pangalan ng owner at saka sa sistema namin. Tama naman. At tama pa rin yung sinasabi niya. Correct? Okay. So failure on the part of the seller to report yung pagbenta niya ng sasakyan sa LTO, meron pong penalty na 20,000. On the part naman po ng buyer, kung hindi naman po niya ito inakos yung transfer within the 20 working days period, meron naman pong 20,000 na penalty. Okay. Ito po yung isa sa mga iniiwasan natin ng open deed of sale, kasi yung open deed of sale na ibenta ni Juan kay Pedro, si Pedro binenta na po, ilan na po. Dahil iniiwasan po natin dito yung mga makabangga yung isang sasakyan, hindi natin alam kung sino nga habulin natin. Mm-hmm. Pangalawa po, para naman po sa mga nagbebenta ng sasakyan, para rin po ito sa kanilang ikabubuti. Okay, okay. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, ma-i-reflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO ang talagang nagmamay-ari ng sasakyan po. Okay! Okay, here we go. Are you ready, guys? Ito ang axiom natin. Kailangan lahat ng sasakyan is mag-reflect sa CR o RCR yung current owner. Tama? And then sa system ng LTO. Oh, eto na tayo. How do we do that? Let's start with a conservative argument, magbigay ng announcement. Okay? If we actually send out an announcement, would people follow? Kasi tatlo kailangan ko i-prove dito eh. Actually, dalawa lang. I-admit nila isa eh. Sa causation. Kailangan ko na lang dito yung 20k, 40k, ano yung reason siya, criminal aspect of it. And then also yung retroactive. Yun yung kailangan ko i-prove dito kung bakit talaga by implication it is necessary sa kagustuhan ni Rafi Tulfo. Okay? Yun yung kailangan ko i-prove dito. Okay, 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 okay. Okay. How do we do that? Okay? So ito, here we go. How do we do that? Let's announce it. Okay. If we're going to announce it, kaya bang gawin yung gusto ni Rafi Tulfo? I don't think so. Why? Because it becomes optional, right? Okay. How do we do it now? Okay. How about let's put a penalty? Let's say 1,000. That's good enough, right? Lagatin ng 1,000. Sure. But the problem is, yung mga buy and sell, they will just pay it. They just pay it. 1K? Open deed of sale, tapos ganun yung mangyayari, 1K? I'll just pay for the 1K. Not good. Magagalit pa rin si Idol. How about yung previous owners, right? They could just insert one from original to this open deed of sale kasi doon sa current owner, and then parang not gonna work, dude. How do we do it cannot be too small para madaling bayaran, but it cannot be too much na hindi kayang bayaran. I think nasa level yan, 10k to 20k. That's a good figure yung ginawa ng LTO. For me, that's a good figure, right? Make sense sa inyo yun? Kailangan mo rin i-punish parehas. Why? This is classic game theory, okay? They need to cooperate. Why? Ang magiging first responder, ayan mo kung sino? Yung seller. Bakit? Kasi for his safety, siya yung unang magre-report, right? O ngayon, matatag na nila ngayon kung ano yung sakyang yun. Umaasa sila sa seller na mag-report kagad, right? Kasi pag nag-report kagad, kaya na lang itag yung sasakyan ngayon para may penalty na ngayon yung may-ari. Sisingili na lang nila yon. Pero kailangan may mag-report yung seller. That makes sense, right? It's actually brilliant in game theory. So kailangan mag-cooperate ngayon ng seller and buyer para hindi sila magbayad, right? Kasi kapag hindi, pag pumayag ng open deed of sale yung seller, magbabayad siya. Kaya hindi siya papayag ng open deed of sale, kundi ang gagawin niya is what? Ang gagawin niya is kailangan ilagay mo na yan, inotary mo na yan. Very good. Point taken. Very good, LTO. That's a good solution. Again, it has to be large amount enough para manghinayang ka, but it cannot be too small amount para kaya mong bayaran. I think dun sa amount ng 10K to 20K, I think that's a good figure. They're right about that. It cannot be 1K. Alam mo bakit? It cannot be 5K too. Alam mo bakit, guys? Alam mo bakit kung hindi pwede 5K? It has to be 10K to 20K. I can justify that. Bakit? Magkano mo pa-change ownership? Nasa 5K to 7K, how is it punishment? Gets nyo? How is that punishment? Magkano ba ang change ownership? Nasa 5K to 7K? Yeah, so it cannot be that. It has to be higher.
Nag-guess nyo? Nasasakyan nyo na, four wheels yun. So, sa retroactive tayo, guys. Ito ang problema kung ba't retroactive talaga yung ginawa nila. Tama na sa isip mo, it has to be at least doubled. I know. Kasi 5 to 7K ang change ownership, right? Ng four wheels. It has to be, it cannot be 7K, 5K, or 1K because they're just gonna pay it, right? So, it has to be something na mapapuwersa sila, large enough na mapuwersa sila, and hindi small enough na para bayaran na lang nila, and then tuloy-tuloy yung ginagawa nila. Right? Yung open deed of sale yan. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung open deed of sale yan. Kung 1K yan, tuloy-tuloy pa rin yan. Maniwala kayo. So tama yung figures nila. Based sa kagustuhan ni Rafi Tulfo. Ito problema. This administrative order is bullshit if we don't make it retroactive. Why? Think about it this way. Kung ipapatupad natin ngayon and moving forward, patay tayo kay Rafi Tulfo pa rin. Bakit? Nakita mo ba yung video? 2010 yun. How do we punish them? How do we force them? How do we force them na mag-update ng registry? How do we do that? The only way is to make it retroactive. There's no other way. You have to penalize them too. You have no choice. Kaya yung sinasabi ni Rafi Tulfo na ayaw niya yung retroactive, that's bullshit. Why? The LTO has no choice kundi gawing retroactive. Why? Kasi nasa past yung issue ni Lay. Wala naman sa future eh. Nasa past. Yung mga sasakyan na yon. O ano mangyayari? Let's say, now and moving forward. O ano problema? Okay, yung mga masamang loob, bibili ng sasakyan na kung kailan yung implementation prior that. Why? Because they're exempted. So the administrative order won't work without it being retroactive. That doesn't make any sense at all. Wala nang kwenta. You have to wait like 10, 20, 30 years for it to make sense. How about the past? Tuloy-tuloy pa rin yung open deed of sale nun. You cannot change that. So, it has to be retroactive. There is no way to solve what kung ano yung gustong isolve ni Rafi Tulfo without it being retroactive. So, the LTO was forced to make it retroactive. Magiging exempted nga pag hindi retroactive. I know. Did I prove na si Rafi Tulfo ang may kasalanan nito based on the arguments of accountability, causation? And then yung kagustuhan niya, it is actually entails yung 20,000, 40,000 or amount na higher pa and the criminal liability and also being retroactive. Sa kagustuhan lang ni Rafi Tulfo, dun ko lang dinerive lahat yon. Ang kagustuhan ni Rafi Tulfo ay lahat ng sasakyan ay maging updated. Lahat ha? Lahat. Gusto niya maging yung sasakyan, lahat ng sasakyan maging updated sa ORCR at sa system ng LTO. That's my axiom. Doon lang ako nag-start. And then saan ako nag-conclude? Saan ako bumagsak doon sa ginawa ng LTO? Di bangkit? I'm waiting. How do you do it without being retroactive? Uulitin natin ha. Ang sabi ni Rafi Tulfo, gusto ko, kundi manggagala 80 ako. Lahat ng sasakyan should be updated, pati yung address, and then updated yung system nyo doon sa current owner ng mga sasakyan. That's the axiom. How do we do it? Huwag mong kopyahin yung ginawa ng LTO ngayon. Show me your way. There is no other way. The only way is make it retroactive. Why? Baka ganun magiging exempted yun in the past. Kapag hindi mo ginawa retroactive yun, if you're not gonna punish the past, magiging exempted to, and then lalong tataas yung presyo na nasa past. Why? Pwede na siyang gamitin kasi exempted na siya. May kind of anonymity doon sa side na yun. Second-hand cars older than 2010 can be predicted. I know. But why? Kasi exempted yun eh. Open deed of sale pa. Paano mo malalaman kung kailan binili? Gets nyo? Kailan nyo malalaman? Paano nyo malalaman kung kailan binili yun? Kumawa 2010. May open deed of sale. Ako ngayon, hawak ko ngayon. Bibenta ko ngayon sa kabila. Open deed of sale. O, sasabihin ng original owner, binenta ko yan nung ganito. Same thing. Nothing has been fixed. Same shit. Same problem. May inis si Rafi Tulfo nun. Kaya tama yung ginawa ng LTO. Did I actually prove my case? Argument from accountability, siya yung committee chair. Pangalawa, causation at inamin din nila. Pangatlo, yung penalty is necessary para mapuwersa yung mga buy and sell ibang tao na mag... It's in the game theory, cooperation. Pangatlo, it has to be retroactive. Why? Because you cannot solve the past. Na yun mismo yung gusto ni Rafi Tulfo. O ngayon, mga Tulfonatics, debunk nyo na. I'm excited. Go ahead. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.